Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 31, 2021 at hindi maganda yung closing natin for today kasi bagsakan nga po yung ating mga blue chips. So makita nyo, tuloy-tuloy po na, yun nga, kulay pula yung ating PSE index. So nag-close tayo, negative 1.57% naman. So makita nyo, ang closing natin is nagkaroon siya ng bearish engulfing candle, 6,443.09. Ayan. So anticipated naman natin to. So lagi natin sinasabi, kapag ganyang mahaba po yung bakasyon and then merong konting uncertainty, especially doon sa extension po ng ating lockdowns, talagang lumalabas po yung ating mga foreigners sa kanya. Ayan. So ang medyo naapektuhan sa ngayon, karamihan is yung ating mga blue chips naman sa kanya. Pero yung ating mga mid caps saka yung ibang penny stocks natin, so doon nagpuntahan po yung ating mga local traders naman sa kanya kasi maganda po yung galawan ng ibang mga penny stocks naman natin sa ngayon. Okay, so pag-aralan po natin itong mga stocks natin na to. So bago tayo pumunta sa maabang bakasyon natin, so nag-trending sa ngayon itong si Mary Mart. So nauna siya kasi nagkaroon ng breakout. Si Dito, hindi masyadong gumagalaw. Si Lan, ayan, so maganda po yung kanyang galawan. PHA, hindi rin gumalaw. Si BSC, sinusubukan niya pero hindi niya kinaya. LRW, so winner siya nung umaga pero pagdating ng hapon, nag-profit taking. And then si PES, PHES natin, is maganda rin po yung galaw niya for the day naman. And then pag-usapan natin kung ano yung meron po dito sa ating PSEI index naman sa kanya. Ayan. So sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual guys, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer sa kanya. Sabi nga natin, nasa sa iyo po yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks kasi meron nga pong kakibat na risk yung pag-invest po dito sa ating stock market. Kung medyo hindi ka sanay na nagkakaroon ng malalaking loss sa kanya, so pag-isipan mo na muna maigi bago ka bumili ng mga stocks. And then hopefully yung makuha mong mga stocks is yung mga merong fundamentals para kahit nung babagsakan yung kanilang mga prices, hindi ka masyadong kabado naman sa kanya, especially kagaya ngayon, meron tayong long holiday, so nagbagsakan karamihan po ng ating mga blue chips na stocks naman sa kanya. So ginagawa natin to para mag-aral tayo ng technical analysis naman sa kanya. Okay, so sana maliwanag po yung ating disclaimer. And then sa mga bago po dito sa ating YouTube channel, so time to study na naman tayo kasi mahaba nga po yung ating bakasyon naman sa kanya. So please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman sa kanya. Then i-browse mo yung ating mga daily upload sa kanya. So balik-balikan mo na lang, baka makatulong po sa iyo yung mga pag-analyze natin gamit po yung mga technical indicators natin sa kanya. Ayan. So kung hindi mo pa napanood yung ating dividend stocks, so meron tayong ginawa nung isang araw naman sa kanya. So nandiyan po yung ating post, yung ating mga company reviews, baka meron ka pang hindi alam dyan, so pwede mong bisitahin. Yung mga sample trades natin guys, so tingnan mo na maigi sa kanya, baka meron ka pong makuha sa kanya ng mga ideas. Yung ating mga technical indicators, ayan. So basic lang naman guys ha, so wala nang masyadong kakaiba dito sa ating mga indicators, so pwede na yan. Ang kailangan mo lang is experience talaga dito sa ating stock market, ayan. So and then yung ating mga fundamentals naman sa kanya is yung ating risk management. So sabi nga nila, ang pag-trade or invest dito sa stock market is about risk management naman sa kanya. So ito kasi yung pinaka meron tayong control talaga sa kanya. Halimbawa bumabagsak yung stocks, nasa sa iyo yung decision kung i-hold mo siya or hindi. So ibig sabihin, kung halimbawa nagkaroon ka ng malaking loss sa isang stock, so kung hindi mo siya naagapan, so nasa sa atin yung responsibility doon sa mga stocks na ganun naman yung mga galawan. Ayan. So kaya nga sabi natin, konting ingat dito sa ating market, especially ngayon, medyo kabado yung karamihan ng traders dahil nga po meron tayong lockdown situation plus yung ating increasing na COVID cases naman sa kanya. Ayan. So sa mga bago po, follow mo na lang ako dito sa aking Palawi Trader na Facebook account. So nagpo-post tayo dito ng mga infos, all related po sa stock market. Ganun din po yung ating Facebook page sa kanya. So tingin tayo dito sa ating Twitter account, so pwede mo ding i-follow kasi dito kahit wala tayong trading, nagre-retweet tayo ng mga info about sa stock market. Ayan. So anyway, ang pinag-usapan sa ngayon, halimbawa itong si BioNTech Pfizer natin, ang sabi niya 100% effective sa 12 to 15 years old yung ating Pfizer na vaccine. So very very good na news yan ha. So ibig sabihin, kailangan lang talaga mabakunahan yung ating mga, yun nga, 12 to 15 years old.
So 100% yung effectivity sa kanila naman. Ayan. So sana dumating na yung maraming vaccine sa atin para ma-distribute na po sa mga tao. And then meron tayong breaking news ngayon, yung ating COVID cases. So medyo marami ang medyo nagulat din, no, kasi kahapon is more than 10,000 cases tayo or 9,000 kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayong araw na to, biglang nag-drop 6,128 new cases naman. So, epekto na kaya to ng pagkakaroon natin ng ECQ. So, ang sabi naman ng iba, mamaya tignan natin. So, hindi lang yata nakapag-submit yung ibang laboratories naman natin sa kanya. So, pasalamat din po yung mga ibang pinost natin dito. So, ito isang magandang article. Babasahin ko ito mamaya. Ang sabi dito, there is no good news to drive the Philippine Stock Exchange next quarter, sabi naman ng analyst natin sa kanya. So, ang sabi dito, within 6,000 levels daw tayo in Q2 naman. Ayan. So, meron nag-expect na hindi maganda yung ating quarterly earnings na parating na naman sa kanya. Ayan. So, marami pa tayong nirepost dito ng mga information. So, balikan mo na lang po. So, especially yung mga galing sa mga brokers natin, particular sa mga stocks na tinitrade naman natin sa kanya. Ayan. So, kanina, meron tayong na-retweet, hindi ko na makita dito. Yung concession agreement kay Manila Water is okay na daw. So, approve na. So, tingnan natin kung magkaroon ng reaction kay MWC by next week na trading naman natin sa kanya. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-aral kasama natin dito sa stock market, ayan, so pwede ko pang sumali dito sa ating Patreon account. So pwede ko magpa-member, may kanya-kanya po levels yan. So yung ibang levels is more on communities ng mga traders. So kasama natin nagtitrade sa stock market. So kasama natin ginaguide yung mga kasama po natin. Or meron din mga levels dito na nag-aaral tayo. Plus meron din siya mga community chat. So, depende na lang po kung anong gusto mong puntahan naman sa kanya. Baka po makatulong itong ginawa natin na Patreon account sa mga struggling na traders naman or yung mga bago pa lang or gustong matuto kung ano po yung ginagawa ko sa kanya. So, paano natin minamanage yung mga risk? Ano yung mga ginagamit natin ng mga techniques dito sa stock market? So, kung medyo bago ka, tingin ko is malaking tulong po sa iyo itong ating Patreon account naman. Ayan. So, April 2 yung ating opening. So, malapit na po. Dalawang araw na lang is magbubukas na po yung ating Patreon account. So, abangan mo na lang po siya. Medyo limited po yung ating slots naman sa kanya. Okay? So, punta na tayo dito sa ating PSEI. So, hindi nga po maganda kasi tinitignan ko yung 5-minute chart. Talagang diretso po na bumagsak yung ating index at nagkaroon pa ng konting gap down during the closing naman. So, medyo nagpaalam muna yung mga foreigners. So, sana medyo na-shake out na yung mga weak hands na foreigners natin kasi ang laki na naman, negative 1.7 billion. So, laki, no? Diretso pa rin talaga yung paglabas po ng ating mga foreigners. So, worrying nga talaga siya. So, anyway, tingnan natin by next week kung babalik yung mga foreigners. Siguro, marami yung nag-anticipate na baka idiretso yung ating ECQ until next week. So, may mga nababasa-basa tayo ng article until April 18 daw. Pero hindi pa naman confirm yan. Kasi ang sabi ng ating Malacanang, last resort po nila iyan kung sakaling hindi pa rin bumaba yung ating daily cases. So, yung daily cases natin sa ngayon, so mukhang false yun. Kasi mayroong 6 na laboratories na hindi nga nakapag-submit ng kanilang results naman. Anyway, base lang tayo dito sa chart natin sa kanya. So, nandito pa rin tayo. So, mukhang magre-retest tayo sa support, 6,350 level, yung pinaka-support natin sa kanya last time. And then, makita mo, medyo obvious nga, MA20 yung ginagamit na reference ng ating index as a moving average resistance naman sa kanya. Kasi dito, pag malapit na po sa MA20, yung ating kulay dilaw sa kanya, ito nakita nyo dito, bumabagsak nga po yung ating index naman sa kanya. Then ngayon, meron siyang tendency, hopefully, mag-double bottom na siya dito sa 6,300 level naman. So, hindi pa rin maganda yung ating mga indicators. So, patuloy na pabagsak. Actually, gusto niya yata mag-double bottom sa oversold condition natin. Yung ating RSI is napaka-sideways, or rather yung ating MACD. Yung RSI natin is downward trend po yung kanyang direction naman. Ayan. So, depende na lang po kung ano po yung gagawin ng ating government. Kung extended yung ECQ, expect, baka meron pang mga correction na magaganap dito sa ating mga stocks. Or pag medyo naglilo yung ating government, baka sabihin is siguro 1 week muna ulit. Tingnan natin kung kasi yung pinopropose na nababasa-basa natin is 2 weeks, additional 2 weeks. So baka konting rebound naman yung pwede mangyari dito sa ating index. Pero based dito sa galawan niya guys, mapapansin mo,
parang hindi na drastic yung drop ng ating market. So yun nga, meron nga lang siyang tendency na mag-double check or mag-double bottom dito po sa around 6,350. Okay na yan, basta mag-double bottom lang siya and then mag-bounce ulit. Until such time, malaman natin kung itutuloy niya magkakaroon siya ng lower high formation. Pero very bearish siya kasi lower highs lagi po yung meron tayo sa kanya. Ngayon, meron tayong mga series ng lower lows. Itong current na candle, hindi natin alam kung tatagos dito sa support area naman natin. Okay, so yun po yung expectation natin dito sa ating market. So ito yung nakita natin sa kanya. So galing kay ABS-CBN tong balita, sabi niya, PH reports 6,128 new COVID-19 cases, lowest in over a week. So medyo maganda sana yan, di ba? Kasi suddenly, biglang nag-drop dahil lang sa ilang few days na ECQ naman natin sa kanya. Pero pag babasahin mo na maigi, yung nakalagay naman sa kanya, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, merong anim na laboratory na hindi pa nakapag-submit naman ng kanila results. So ito yung nababasa ko sa kanya. So ito pala, Wednesday's tally though does not include results from 6 laboratories that failed to submit data on time naman. So hindi nakapag-upload sa COVID-Kaya na system po yung ating ibang laboratory sa kanya. So ang problema niyan, biglang baba ngayon yung ating nakatali sa kanya, pero bukas pag nakapag-submit lahat, baka balik ulit tayo sa more than 9,000 cases per day. So medyo hindi reliable po yung nababasa natin na daily cases natin for the day naman. So tingnan natin yung trend natin sa kanya. So uptrend pa rin yung ating COVID cases. Medyo siguro nag-pause siya, sabi nila, kasi bumagsak ng 6,000. Pero tingin natin, nasa level pa rin ng daily cases natin is more than 9,000 pa rin naman siya. Yung ating 7-day average sa kanya starting etong araw na to or nung nakaraan is 9,000 cases. So average na yan. So ibig sabihin, may potential na mag-spike ulit tayo ng 10,000 cases per day naman. So not so good news dito po sa ating daily cases. And then pag nanonood kayo ng balita, guys, makita mo naman, karamihan po is punong-puno na po yung ating mga hospitals naman sa kanya. Kaya konting ingat, guys, kung kaya nyo, sa bahay na lang kayo siguro para mas safe, no? Kung kailangan nyo na lang bumili ng essentials, kasi especially dyan po sa Metro Manila, yung ating NCR plus bubble naman, ang hirap daw po magkasakit. So marami tayong mga, meron na rin tayong mga kasama dito sa sa group natin, nag-mention sa atin na apektado nga po sila, and then recuperating naman, na pagaling na sila, pero yun nga, hindi nga po maganda yung experience pag nagkakaroon ka po ng COVID naman sa kanya yan. So konting ingat po, mga kasama nating traders. So tingin tayo dito sa US market. So nag-drop nga sila kagabi, no, after nung sabi natin yung futures hindi maganda. Pero ngayon mukhang magre-recover si US market. Nakita mo si Dow futures 0.59%. So anyway, magtinignan mo naman dito sa buong market natin, globally talagang mapula. So sabay na rin sa sentiment ng long holiday sa Philippine market, kaya siguro ganyan. Nagbagsakan po yung ating mga indices. So makita mo din dito sa sa ibang bansa, ASEAN market, ganun din po. Dito pala sa Malaysia, on taos, so negative 2.22% naman. So wala naman tayong particular na reason kung bakit bumabagsak yung ating mga stocks. So may mga nababasa-basa tayo, rising COVID cases sa Europe. Meron na naman daw bagong strain yata na mas mabilis pa doon sa existing na UK variant natin sa kanya. Ayan. So yun po yung abangan natin kung makakaroon po ng epekto dito sa ating market naman. Okay, so yun lang muna yung nakita natin sa kanya. So punta na tayo dito sa ating mga trending stocks. So ganun talaga, mahina yung market, and then yung tinamaan ngayong araw na to is yung ating mga blue chips. Nakita ko kanina si Metrobank, negative 1.4, BPI, negative 3.21%. Laki ng binagsak niya, no? Si Ali, negative 3.1%. So yung ibang blue chips natin, talaga pong iniwan muna ng ating mga investors naman sa kanya. Ayan. So yun po, yung ating overall perception sa market. So unahin natin si Mary Mart, kasi meron siyang may pasabog si Mary Mart. Makita mo dito, nagkaroon po ng breakout yung kanyang price action. So guhitan ko siya, then tingnan natin sa 5-minute chart para makita po natin kung anong oras nagkaroon ng breakout itong si
Mary March. So, ito pala yung pinaka-breakout niya. Oh. So, nagkaroon siya ng breakout, 10:40 ng umaga. Nagtatry na siyang umakyat eh. And then, suddenly, merong bumuo sa kanya or rather, bumili ng marami. And then, nag-stay siya above ng 5.2 peso level. And then, bago magkaroon ng closing, binombo na po itong si ASN natin. So, makita mo dito, ang laki ng accumulation ng kanyang volume naman. So, may good news na kaya itong si Mary March natin. So, meron tayong news sa kanya last time. So, itong nakita ko dito sa Investagrams, January pa to guys, so hindi updated tong ano. Pero ang nakikita ko sa kanya, ang key takeaway dito sa news galing kay ABS-CBN na to, yung ating wholesale club sa kanya, meron siyang ano dito eh, yung sign up na promo niya will be provided to all members registered from January 15 to April 15. So parang meron kang hint kung kailan magbubukas yung wholesale, pagiging wholesaler nitong si Mary March. So parang mid-April yung nakita-kita ko sa kanya, ako personally lang naman, so wala naman tayong alam. Pero ito kasi yung ano eh, yung mga registration period ng ating mga members sa kanya na magkakaroon ng gift pag medyo maaga yung registration niya po dito kay Mary March wholesaler naman natin sa kanya. So mukhang mid po ng ano ng April yung catalyst naman natin dito kay Mary March. Pero nonetheless, good catalyst yung pag-shift natin from March to April kasi yun nga sabi niya is April po yung ating catalyst sa pagiging wholesaler naman niya. Ayan. So dahil ganyan, maganda po yung breakout, meron siyang volume, at then makita mo parang nag-breakout din yung direction ng ating RSI sa kanya. Although sakto lang siya, no? Nasa RSI 50 level, pero meron siyang trend, meron tayong makita, and then breakout nga, and then plus kasama yung volume, and then yung MACD, ayan. So medyo obvious, nakabuka po yung ating MACD formation. Ayan. So dahil maganda po yung galaw niya, malakas yung tendency or yung expectation natin sa kanya, mag-retry siya na bumalik dito sa 5.8 peso level naman natin. Ayan. So kung medyo mapaaga yung ating wholesale sa kanya na news, so magandang catalyst po ulit sa kanya. So baka nga ang tendency is i-close the gap niya bago natin malaman ulit kung ano yung next na move nitong si Mary March. Pero sa ngayon, based lang dito sa mga technicals natin sa kanya plus yung upcoming news, medyo bullish na po yung perception natin. Hindi kagaya nung nakaraan kasi nga naka-breakout na po yung ating price action naman sa kanya. Pero pagdating dito sa kanyang ano, pag sumilip ka po dito sa kanyang net foreign buying saka selling, nagbebenta yung ating mga foreigners. So baka naipit din yung iba. So makita mo dito ilang araw na naglalabasan po yung ating mga foreigners naman sa kanya, pero sinasalo po ng ating mga locals naman. Okay po, so yan muna yung expectations natin kay Mary March. Next natin si dito, so wala tayong makitang catalyst kay dito natin, di ba? So meron tayong nakita news, kahapon pa naman to, pero hindi naman nagkaroon ng effect sa kanya. Ang sabi dito, galing kay Tribune, Daily Tribune natin, dito jeers for NCR Luzon rollout naman. Ayan. So this is done to ensure excellent customer service by the time we announce commercial operations, especially in parts of NCR and Luzon naman. Pero alam niyo naman na siguro, di ba, nagkaroon siya ng disclosure last time. Ang sabi naman is, by end ng May or early part ng June, magkakaroon ng operation po sa Luzon itong si dito natin. Kaya siguro, wala naman masyadong effect yung news na to, kahit March 30, nilabas siya kasi nga, alam naman ng iba, yun nga po yung pinaka-catalyst natin sa kanya is around June pa itong si dito natin na mag-ooperate po dyan sa Luzon part naman natin sa kanya. So dahil dyan, super sideways din po yung ating price action, pero okay na yan, di ba? Kaysa naman bumabagsak yung galaw niya. So ngayon, nag-loss siya, negative 0.39%. Meron siyang net foreign selling na negative 1.95 million, pero hindi naman ganun kalaki. And then makita mo dito, super sideways to downtrend yung ating RSI sa kanya. Yung ating MACD, medyo sumilip siya, no? So siguro kung meron lang siya malakas lakas na volume, meron ding tendency na mag-breakout dito sa MA 100 yung ating stocks na si dito, CME Holdings naman. Okay po, so konting tiyaga muna kung gusto mo talaga si dito kasi sideways po yung ating direction ng price pattern naman sa kanya. Ayan. So punta tayo sa isang winner of the day, itong si Lan. So nakakatusok ng mata yung kandila natin sa kanya. So nag-gain po siya
34. Laki oh, 34.73%. So congrats po dun sa mga malakas yung loob na sumalo kahapon after na magkaroon tayo ng 16% na up. So ngayon, talagang tinulak pa rin itong si LAN natin. So di ba, ito nga yung napapansin natin sa kanya, lalaki ng mga volume nitong si LAN natin. And then, wala naman tayo makita ang catalyst sa kanya. Pero di ba, ganyan minsan yung mga stocks, nauuna yung galaw kaysa sa mga news. So mangyari na lang yan kung meron siyang good catalyst, sell on news naman sa kanya. Diba? Pero sa ngayon, hanggat maganda yung galaw niya, pero medyo exaggerated na rin eh, RSI 83. So, konting ingat lang kung hindi ka nakasalo sa kanya kasi medyo malayo na yung, ano, yung price action dito sa moving average natin. Nasa 56% na. Ayan. So, kung wala tayong makita maganda catalyst, ganyan pa rin yung galaw niya. So, expect, baka bumalik din tayo dito sa median price natin, which is siguro around dito sa mga consolidation ng ating mga candles naman. Ayan. So mukhang nabutas niya yung ano, ah, yung drawing natin na expectation sa kanya last time. So binutas na niya, no? So dito yung pinag-usapan natin around 2 pesos, tama, mga 2 pesos. Pero ngayon, binutas na niya. So ang tendency niya is pumunta naman or mag-retest dito sa 2.5 pesos naman, kasi yan yung pinakamalapit na resistance po nitong si LAN naman natin. So kung hindi ka pa nakasalo, so tignan mo na maigi, baka medyo late na kasi malakas nga po yung galaw for the last 2 days, plus wala naman tayong mabasang news dito kay LAN naman natin. Unless meron kayong alam, paki-post na lang po diyan sa baba ng ating comment section para mabasa din natin, hindi tayo masyadong inform kung anong meron dito kay City and LAN Developers naman natin. Okay, so congrats po doon sa mga nakasalo. So kung gusto mo siya, ang pinaka-raise mo sa kanya is yung ating support dito sa 1.9. So sukatin mo yung reward versus yung raise kung papasok ka dito kay LAN naman. Okay po, so next natin si PHA. So hindi rin gumalaw itong si PHA natin. So kulang din po sa catalyst itong si PHA. So hanggang dyan lang muna. Sideways to downward din yung expectation natin sa kanya. And then medyo malapit na yata siyang mag-decide, no? Kasi yung nadodrawing natin sa kanya kahapon is dito sa area na to. Ayun nga, meron nga siyang consolidation pattern naman. So hopefully, breakout dito sa taas at hindi breakdown dito sa baba. Kasi nga sabi natin, may nag-aantay sa kanya na gap dito kung walang masyadong magandang catalyst na darating kay PHA. Pero very patient naman yung mga may hawak sa kanya kasi hindi naman nila masyadong binibenta. Actually, nag-gain naman siya for the day, 0.49%. Pero yung volume, wala yung ating MACD. So medyo nagka-curve na siya, no? Pero yung RSI kulang pa, no? So siguro mag-accumulate po ng iba until such time makakita tayo ng malaking volume para mag-expect tayo ng breakout and then retest ulit tayo dito sa mga gap or next na support resistance level naman itong si PHA naman natin. Okay, so ganyan muna yung ating perception. Next po natin si BSE. So akala ko magbe-breakout si BSE kasi pagsisilipin mo naman again, nag-breakout kasi sa MA20 yung ating price action. Pero yun nga, nagkaroon din siya ng profit taking naman. So tingnan natin, ha. So ito yung basag-basag yung kadila natin sa kanya. Tingnan mo. So medyo umakyat siya nung until 9:55 AM and then nag-profit taking din naman bago mag-close po yung ating market. So nagko-consolidate muna itong si BSE natin. So nag-aantay pa din siguro ng ano, buyers, yung tingin natin yung last 3 days ng accumulation, parang lumabas muna yung iba kasi mahaba po yung bakasyon. Pero kung ang pag-uusapan is reward sa risk as a trader naman sa kanya, medyo maganda yung reward niya as compared sa risk kasi yung risk mo below ng yung previous na support na minimension natin sa kanya. Kung matutuloy siya, di ba? So, meron siyang laki pala, 20% yung reward niya. Kung maganda yung galaw po nitong si BSE naman natin. Pero hanggat wala pang volume na nagsusupport sa price action, medyo resistance natin yung ating MA20 naman sa kanya. Or pwede kong mag-draw kasi meron naman siyang pattern. Ayan. So, meron din siyang consolidation dito sa area na to. Until such time, malaman natin kung babalik siya dito sa 0.8 support or magbe-breakout po siya dito sa 0.9 peso level naman na current na resistance po nitong si BSE. So maganda na yung kanyang MACD. Problema nga lang yung RSI, medyo wala pa rin siyang momentum, so medyo nakabara yung ating RSI 50 naman sa kanya. Okay? So patience, sabi nga ng mga kasama natin. So hangga't hindi naman bumabagsak yung price action, so tignan mo yung motive mo or yung intention mo nung pumasok ka sa kanya, trading ba or long term
investors naman. Okay po. So, next, si LRW. So, medyo nameke itong si LRW. So, akala ko din tutuloy sa galaw itong si LR kasi pag body to body ang usapan kanina umaga, nag-breakout itong si LRW kasi umabot siya ng until 2.25. So, ilan dapat yung gain niya? Kung medyo nasalo mo siya kahapon at then nakapagbenta ka, laki din oh. 13% din pala yung ginalaw mahigit nitong si LRW naman natin. So, dahil bumagsak siya, so isang flag pattern pa rin yung nakita natin sa kanya. Hopefully, dito lang siya muna. Pag meron na siguro siya mga solid na candles saka volume, yun yung chance na magre-retest ulit tayo dito sa around 3 pesos naman dito kay LRW. Pero uptrend yung ano niya, yung flag formation natin kasi nagkakaroon po siya ng higher low formation naman. So, minsan sa ibang sabi nila, bullish tong pattern na to kasi paakyat yung mga lows. So, anyway, tingnan natin kung ano yung susunod na gagalawin po nitong si LRW. Pero pagdating sa indicators, bullish nga siya kasi yung RSI is above 50, yung ating MACD, yun yung medyo pabagsak yung kanyang direction. Kasi yung previous na average natin sa kanya, medyo pabagsak po yung price movement naman. Ayan. So, wala ding catalyst si LR. So, most likely price action lang yung nangyari sa kanya plus yung volume na pumapasok naman. Okay. So, yung isang winner natin, si PES. So, si PES ba is magpe-peso. So, yun yung kasi yung ano niya, di ba? So, yung pinag-usapan natin last time, meron siyang disclosure with regards sa kanyang stock rights offering, di ba? So, yun yung sabi niya is up to 1 peso. Pero wala pa naman yung final price, pero based dito sa kanyang price action, parang ganun yung gusto niyang gawin, di ba? So, yun naman yung pinupuntahan ng mga kandila natin. So, ang tendency pag bullish siya is kailangan ba ma-break niya muna yung 0.75. Pero anyway, uptrend naman siya. So, kung pwede ka mag-draw sa kanya ng trend channel, dodoblin ko lang to, di makita mo. Sakto sa loob ng trading channel na bumalik po itong si PES naman natin sa kanya. Yan. So, congrats po dun sa mga may hawak sa kanya. So, ako dati nakabili ako dito sa green candle na to, so siguro mga 0.50 plus. At then, na-shake out na ako dito sa red candle naman nung kahapon na trading naman natin sa kanya. So, ang dami ko na palampas na na trade for this week si MRC at saka itong si PES, si BSC, nakapag-TP naman tayo sa kanya. Pero itong si PES, medyo na-miss din natin siya. So, kasi nag-expect tayo na may mga buhusan during the long holidays, pero ang nangyari, doon naman sa blue chips nagkaroon ng buhusan. Tapos dito sa mga penny stocks, maganda po yung galaw ng ating mga charts naman sa kanila. Ayan. So maganda po yung indicators, lahat itong si PES. So nandito po yung ating mga traders kasi ang laki ng volume po niya for the day naman. So nag-gain siya 16.67%. So kahit medyo nag-pullback siya, guys, medyo bullish pa rin tayo kasi makita mo naman, pataas po yung yung direction po ng ating price action naman sa kanya. Yun. So, yun po yung ating mga review for the day. So, bearish pa rin tayo. So, abangan po natin kung ano po yung lalabas na yun nga po, ECQ ba siya ng another 2 weeks or 1 week? So, ako personally, di ba sabi ko sa inyo, may tendency yung government na pumunta sa extension ng ECQ kasi nga po, hindi pa rin naman ganun kababa yung yung COVID cases. So, yung data natin ngayon, bukas natin malalaman kung makapag-submit yung anim na laboratory kung ano nga po yung lalabas na average na daily cases naman natin sa kanya. Ayan. So, yun po yung ating ma-review for today. So, medyo mahaba yung bakasyon natin. So, by next week, so, meron tayong bagong makakasama dito po sa ating charting. So, next week ko na lang sasabihin kung sino po yung bago nating kasama sa charting. Abangan mo na lang siya. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Yung ating Twitter account, easy follow mo lang guys. So, over the weekends, magre-retweet tayo sa kanya. Yung ating Facebook account na Palabi Trader, so, i-follow mo lang yan. Meron tayong mga posts. So, ganun din po yung ating Facebook page. And then, yung ating Patreon account naman sa kanya is open na po siya dun sa mga nagtatanong by April 2. So, abangan nyo na lang po siya. Sabi ko sa inyo, limited na lang po yung in-accept natin dito sa group para matutukan po natin naman yung ating mga kasama sa kanya. Ayan. So, yun lang. Abangan mo sino yung bago nating makakasama by next Monday. May trading naman tayo by Monday. So, yun na lang po. Abangan mo na lang po siya. Okay. So, maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Stay safe. Health is wealth po. Kita po ulit tayo by next week naman.